ang pamilya mabasa na walan po ng isang ama ayon sa kanila. Isang marangal, mabuti na padre de pamilya itong si Percy Lapid. At syempre, merong namatay. Dapat doon po tayo pumanig sa paghahanap ng hustisya sa mga namatayan. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 10, 2023. At pag-uusapan po natin, ito pong si preventively suspended Director General Gerald Bantag. Ito po ay malapit ng tuluyang matanggal sa Bureau of Corrections. Pero ano ba ang maaaring maging kadahilanan? Ang nangyari po kasi, noong October 3, 2022, si Percy Lapid o sa tunay na pangalan Percival Mabasa ay pinaslang sa Las Piñas City past 8 in the evening. Yan po ay nagdulot ng malaking publisidad sa publiko sapagkat ito pong si Percy Lapid ay mukha po ng oposisyon sa mga nakaraang panahon. To the extent nga po na ito rin po ay hayagang sumuporta sa natalong si Lenny Robredo at siyempre, kalaban sa politika ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, nung siya po ay mapaslang, napakarami pong persons of interest ang kinonsidera ng ating otoridad, particular ng Las Piñas City Police Stations. Hindi po yan bababa sa 160 persons of interest initially. Yan po ay nagsimula sa 600 persons of interest simula po noong 2020. At napababa po yan sa 162 lamang. Ngunit, nung makunan po ng CCTV camera, ito pong gunman na noon na hindi pa po natin kilala, ito pong si Secretary Benhur Abalos ay nag-raise ng initial 500,000 pesos para po sa pagkakakilanlan o makakapagturo sa anumang impormasyon o makapagbibigay ng anumang impormasyon doon po sa gunman nitong si Percy Lapid. At sinundan po iyan ng mga pribadong individual at kongreso na umabot po sa 6 million pesos reward. At dyan po nabahala ang gunman. Kaya naman po siya ay sumuko sa ating kapulisan noong October 17, 2022. At in the process of interrogations, syempre tinuga niya na kung sino yung kanyang contact sa New Bilibid Prison at ito nga po kinalaunan ay napag-alaman natin na si June Villamor. Itong si June Villamor, hindi pa po natin ito na kaagad nalaman na namatay noong October 18, maliban na lamang nung na-pressure na ang Bureau of Corrections at sila po ay naglabas na ng balita na patay na nga po ang nabanggit na individual noong October 18. Pero nilabas po nila yan sa balita noong October 20. Ang nangyari pala, nung pinagsama-sama na ang mga ebidensya, sa 162 persons of interest, isa na lamang ang tinuturo ng ebidensya. At ito po si Gerald Bantag, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaan na Deputy for Security Operations noon na si Ricardo Zulueta. Silang dalawa po ang tinuro ng mga ebidensya bilang masterminds. At higit sa lahat, sila po ang principal by inducement o nag-utos dito po sa mga kasabwat para po paslangin ito pong si June Villamor at saka si Percy Lapid. And in the process, sinampahan po sila ng kaso ng Bureau of Corrections on November, first week of November. But before that, naglabas po ng kautusan ng ating Pangulo through Secretary of Justice Remulla to preventively suspend Gerald Bantag. Ang layunin po ng ating Pangulo ay po upang hindi ma-impluensyahan ang ginagawang investigasyon ng ating otoridad dahil nga po ang sangkot na tao ay ang mismong pinuno ng Bureau of Corrections sa katauhan po nitong si Director General Gerald Bantag. Ito po ang particular ng balita na yan. Noong October 21, Bureau Corps Chief suspended after death of Mabasa Slay Middleman. Basahin ko lamang po ang balita. Ano? Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag has been placed under preventive suspension by Malacanang after the death of an inmate who was allegedly one of the conspirators behind the killing of broadcaster Percival Mabasa or Percy Lapid. In a press briefing on Friday, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said, President Ferdinand R. Marcos Jr. directed that Bantag be suspended pending the investigation on the death of Crisanto Villamor, 42 years old, whom self-confessed gunman Joel Escorial said was among those who contacted him to kill Mabasa. Gregorio Katapang Jr. followed yung kanyang pangyayari na yan bilang officer in charge naman ng Bureau of Corrections. At kaugnay po ng preventive suspension na yan, mga tol, kung bibilangin po natin ang mga araw simula po nung na-preventively suspended ito pong si Gerald Bantag, ay nalalapit na po ang pagtatapos nito. Kasi ayon po sa umiiral na rules and regulations sa mga kawani po ng ating
pamahalaan, hindi pa pwedeng lumagpas sa 90 days ang preventive suspension ng isang public officer. Kung October 21 ang kautusan ng preventive suspension, most likely magtatapos po ito by January 20, 2022. 10 araw mula po ngayon. E ano na ang mangyayari dito ngayon kay Gerald Bantag? Ito po ba ay maibabalik pa sa Bureau of Corrections bilang Bucor Director again? I doubt it na ganyan ang mangyayari, ano? Hindi po siguro mangyayari na muli pang babalik, papalitan niya si Gregorio Katapang na officer in charge ngayon diyan po sa Bureau of Corrections. Ang nakikita kong maaaring mangyari dito after or before, ano? Before ng January 20, kung hindi ako nagkakamali sa bilang natin ng 90 days o 3 months po yan eh. Ito pong si Gerald Bantag ay tuluyan tatanggalin po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa ngayon, ang katotohanan, hindi pa po siya tanggal sa Bureau of Correction. Siya po ay preventively suspended lamang. Ang ibig pong sabihin nun, from the time being, October 21, until matapos po ang 90 days preventive suspension, sinisis muna yung kanyang authority para mag-acto bilang Bucor Director dyan po sa Bureau of Corrections. Ngunit dahil nga po sa kanyang kinakaharap na seryosong krimen, double murder case na nakapila ngayon sa prosecution for preliminary investigations pa lamang, tingin ko hindi na po ito makakabalik sa Bureau of Corrections. Pagdating naman po sa preliminary investigations, ito po ay hanggang sa kasalukuyan, hindi po umuusad. Sapagkat kung babalikan po natin ang mga nakalipas na pangyayari, naglabas po ng Sukwena ang prosecution at una po itong kinuha nitong si Attorney Rocky Balisong sa Department of Justice noong November 21. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, bakit hindi kagad napansin ni Attorney Rocky Balisong na yung kanyang kinuhang Sukwena ay nakapangalan sa isang Gerald Bantag E. Soriano. It should be Gerald Bantag E. Kitalik. Pero kinuha niyo po yon noong November 21. Kaya naman nagkaroon po sila ng kadahilanan sa unang araw ng preliminary investigations na ma-delay ito. Kasi nung bumalik po sila noong November 23, ang unang scheduled ng preliminary investigation, ang sinabi ni Attorney Rocky Balisong kasama ng kanyang mga abogadong kasama ay mali yung Sukwena at hindi si Gerald Bantag yung Sukwena na kanilang nakuha. Kaya naman ang ginawa nila, nag-request po sila ng panibagong Sukwena at nagbigay po ito ng panibagong pagkakataon para po makapag-prepare sila ng kanilang pagsusumite ng counter affidavit. Lumipas ang mga araw, December 2, nag-file ito ng counter affidavit sa Baguio City Prosecutor's Office si Gerald Bantag at pinanumpaan niya po ito sa harapan ng isang prosecutor doon. Akala natin the case will push through na for preliminary investigations for December 5 schedule, but unfortunately, noong December 5, meron na namang delaying tactics na ginawa ang kampo nitong si Gerald Bantag. Sila po ay nag-file ng motion for inhibition. Ito pong motion for inhibition is grounded into 3 circumstances. Una, the alleged partiality of Secretary Boyeng Remulla and the 3 panels of prosecutors. Pangalawa, pangatlo po dyan, yung issue of jurisdiction. Kasi ang paniniwala ng kampo ni Gerald Bantag at ng kanyang mga abogado, hindi dapat prosecution service ang humawak sa kaso for preliminary investigation nitong si Gerald Bantag kung hindi ang Usman. Dahil ayon sa kanilang argumento, ito pong si Gerald Bantag ay merong salary grade 30 being the undersecretary of Secretary of being the Undersecretary of Department of Justice at siya ka po isa po siyang public officer, ano? At ang nakakapagtaka lang is bakit ganoon ang argumento nila, kasi ang pagkakaalam natin para pumasok sa jurisdiction ng ombudsman, ang isang pagkakamali sa batas na nagawa ng public officer, dapat ginawa niya po ito in relation to his position or in relation to him being a public officer. Kaya naman, pagka ganoon ang situations, ombudsman dapat ang humawak. But in this case, malinaw na ang kaso pong isinampas sa kanya ay crimes against person. To be more particular with, this is Article 248 ng Revised Penal Code o yung kilala po natin sa tawag na murder. Ito po ay kanyang ginawa di umano ayon sa National Bureau of Investigations, hindi dahil sa kanyang pagiging Bucor Director, hindi dahil sa kanyang pagiging public officer, kung hindi dahil sa kanyang personal na motibo. Ito daw po ang expose kasi nitong si Percival Mabasa
sometime in September or September 5 to be more specific, doon po sa kanyang YouTube channel live streaming episode na nagbansag po siya na isang Cinderella man na mataas ang katungkulan diyan po sa Department of Justice. And all the videos na ipinakita po doon ay nagpapakita na ang tinuturo ng Cinderella man na yan ay si Gerald Bantag. At yan po ay napatunayan ng publiko sapagkat nung in-interview itong si Gerald Bantag ni Anthony Taberna sometime in October, lumabas po sa interview ni Anthony Taberna na totoo na yung bahay na pinakita sa video ni Percival Mabasa ay ang siyang inuupahan nitong si Gerald Bantag, at saka yung mga sasakyan na 11, isa doon ay inamin ni Gerald Bantag na sa kanya mismo at ito ay galing sa kanyang classmate. And the rest is pag-aari daw po ng gobyerno. Kaya naman, makikita po talaga na ang naging ebidensya ng NBI dito ay mga circumstantial o totality of evidence. Though walang direct evidence na nagpapakita na itong si Gerald Bantag ang nag-utos para paslangin si Percival Mabasa, makikita pa rin pag pinagtagni-tagni ang mga pagkakataon na siya ang itinuturo ng ebidensya. Stating those facts, kung talagang mahina ang ebidensya laban kay Gerald Bantag, sana dalhin na ito sa korte at wag na nilang i-delay pa ang proseso. Eventually, lalabas ang katotohanan sa korte at malalaman natin kung siya ba ay may kasalanan ng walang halong pag-aalinlangan o merong kasalanan beyond reasonable doubt. Katulad ng nangyari sa anak nitong si Secretary Boying Remulla, natapos kaagad within the span of 3 months ang kasong kinakaharap sa korte. Dahil mahina ang ebidensya ng prosecution o pagkakamali ng prosecution o ng operating elements ng Philippine Drug Enforcement Agency, ito ay nagresulta ngayon sa acquittal ng akusado. Kung i-relate natin yan sa kaso ni Gerald Bantag, sa paniniwala ng mga abogado niya at ng mga supporter niya na mahina ang ebidensya laban sa kanya, huwag na nilang patagalin pa. Maisampa na sa kaso at makapagsimula ang proseso. Nang sa ganon, kung mahina talaga ang ebidensya, edi ma-acquit itong si Gerald Bantag. Pero hindi ganon ang nangyayari. Dahil sa motion for inhibition na binanggit po natin kanina, pending pa rin ang preliminary investigation hanggang sa kasalukuyan. At ine-expect natin within this month na maglalabas po ng resolusyon ang prosecutor sa motion for inhibition na isinumiten itong kampo ni Gerald Bantag, dahil nakapagsagot na po dyan ang mga concerned parties katulad po ng NBI, ng PNP at saka ng pamilya Mabasa, yung opposition po nila doon sa motion for inhibition na isinumiti po nitong si Gerald Bantag. But unfortunately talaga, meron na namang answer ito pong kampo ni Gerald Bantag doon sa opposition, at kinakailangan na naman ng reply doon sa kabilang party. Pero ang sinasabi ng kampo ng pamilya Mabasa, hindi na po sila sasagot. Dahil kapag sumagot pa sila, it will cause a delay doon sa proseso. Kaya mga tol, iniintay na lamang natin ang resolusyon dyan ng prosecutor. Thereafter, ang pangako ko, hindi ko nakakalimutan. Kapag ka ang jurisdiction ng kaso ni Gerald Bantag ay mapunta sa ombudsman, ititigil ko ang pag-content sa issue na ito. Kailanman hindi ko nababanggitin yan sa Facebook page at YouTube channel natin. Pero kapag ka nanatili ang jurisdiction sa prosecution para sa double murder case na kinakaharap nitong si Gerald Bantag, patuloy po tayong mag-update sa publiko sa mga pangyayari. O sana kahit paano na refresh ang memory ninyo sa mga pangyayari na ito na kinakaharap ni Gerald Bantag. Sa mga basher ko, wala akong personal na galit kay Gerald Bantag. Ang sa akin lang kung ano ang hustisya dapat makuha ng pamilya Mabasa, sapagkat sila po ang namatayan, hindi ang side ni Gerald Bantag. Ang pamilya Mabasa nawalan po ng isang ama, ayon sa kanila, isang marangal, mabuti na padre de pamilya itong si Percy Lapid. At syempre, merong namatay, dapat doon po tayo pumanig sa paghahanap ng hustisya sa mga namatayan. O with that, maraming salamat. Sana kahit paano na-refresh po ang inyong memory sa pangyayari na ito, ano?